Number one, una, huwag yung i-pressure ang anak natin. Bakit ko sinabi ito? Bukang bibig na sa pamilyang Pilipino, parang pagalit, sinasabihan ng mga bata, oy, masyado magastos, ang pera hindi pinupulot, ang pera hindi tumutubo sa puno, tapos ang taas-taas ng gastusin, and etc. Eh, 4 years old lang yung bata, yun na kagad ang binabagsak natin sa utak niya. So, baka negative tuloy ang pananaw ng bata tungkol sa anything na may kinalaman sa kaperahan. Ano ang mga simple na pwede nating gawin para maturuan ang mga anak, ang mga bata tungkol sa kaperahan? Number one, pag 7 years old ang anak nyo, marunong na ng arithmetic, total hindi na uso ang puntahan sa mall, dalin nyo po siya sa bangko. As young as 7 years old, pwede na hong mag-open ng bank account. Pangalawa, hindi sa pagalit na pamamaraan, isama nyo sa kwentuhan ang anak nyo. Basta marunong na mag-arithmetic, addition, subtraction, multiplication, division. Pag minsan isama nyo ang mga anak nyo sa usapan sa pera, yung hindi stress na usapan, ha? Yung hindi pagalit. Halimbawa, sa pagbabudget, o anak, ano ang gusto mong isama natin sa bibilin natin ngayon? Ito lang ang pera natin. 3,000, mamamalengke tayo. Mamamalengke, 3,000 ang pera. Kung ito ang mga bibilin natin, langgan nyo pa ng litrato. Isda, karne, manok, gulay, condiments, mantika, asukal, asin. Ito ang presyo nito. Ano ang mas gusto mong kainin and isama sa pamamili? Involve them in money discussion. Last but not the least, the best way para maturuan ng mga bata tungkol sa kaperahan is by example. So kung tayo mga matatanda, nakikita nila, laging nagsusulat, bawat labas na lang ng pera, nagre-record si nanay o si tatay. Nakikita niya, aba, pinapahalagahan talaga ng tatay, nanay ko, ng kuya ko, yung pera, bawat labas, sinusulat, nire-record. Yung simpleng nakakalat yung barya sa pera, sa bahay, sa lamesa, o baka dyan sa sulok. Worse, baka nasa sahig, hindi pinupulot. Kung naging patakaran sa isang tahanan, lahat ng barya ilagay sa alkansya, pinapakita yung pagpapahalaga sa pera. Again, the best example is the adult, kung paano niya ginagamit, pinapahalagahan, tinatrato ang pera. Mag-open ng bank account, isama sila sa kwentuhan, hindi sigawan ng mga usapan tungkol sa pera, at maging magandang halimbawa sa mga bata sa ating paggamit, pagtrato ng pera. Para sa mas marami pang kaalamang pinansyal at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op, mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i-upload.